Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inilunsad ng Department of Education ang bagong matatag curriculum para sa mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 10. Ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, bahagi ito ng kinakailangang reforma sa basic education upang mapabuti pa ang learning efficiency ng mga mag-aaral. Anya, bibigyang din sa bagong curriculum ang pagpapaunlad sa mga kasanayang pundasyon tulad ng literacy, numeracy at socio-emotional skills para sa mga batang nasa kinder hanggang grade 3. Babawasan din ang mga learning areas mula 7 ay gagawin na lamang itong 5. Kabilang dito ang wika, pagbasa at pagsulat, matematika, makabansa at ang good manners and right conduct o tamang pag-uugali. Isasama rin sa bagong K-10 curriculum ang kaalaman para sa kapayapaan na magsusulong sa non-violent actions at ang pagpapaunlad ng kasanayan sa pagresolba sa mga hindi pagkakaunawaan. Magkakaroon din ang pagbibigay din sa mga 21st century skills tulad ng digital literacy, critical na pag-iisip, non-verbal communication at mapanuring pag-desisyon. Gagamitin pa rin bilang medium of instruction ang mother tongue pero hindi na ito ituturo bilang isang subject. Mananatili namang subject para sa wika ang Filipino. Ayon kay Jocelyn Andaya, Director ng DepEd Bureau of Curriculum and Development, target nila ay ang essential learning competencies dahil may mga competencies na maganda lang malaman pero hindi naman talaga kinakailangan. Wala pang Pilipino ang naiulat na nasawi sa wildfire na naganap sa Maui Island sa Hawaii ayon sa payag ng Philippine Consulate General sa Honolulu. Ayon kay Consul Pamela Duria Bailon, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad. Binabantayan din nila ang sitwasyon ng mga Pilipinong nasa apektadong lugar. Biglaan ang pagsiklab ng sunog sa kagubatan sa Maui Island na gumulat sa mga residente doon. Ayon sa Hawaii Emergency Management Agency, nasa 53 na ang naiulat na namatay habang humigit-kumulang 300 kabayan na ang natupok. Hinikayat naman ng Philippine Consulate Office sa Honolulu ang mga apektadong Pilipino sa lugar na makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng kanilang emergency hotline. Pinalhanan din sila na lumikas mula sa kanilang mga tahanan kung kinakailangan at magbantay sa mga updates mula sa mga lokal na otoridad. Halos dumoble ang ilalaang pondo para sa pensyon ng may hirap na senior citizen sa ilalim ng panukalang 5.768 trillion national budget para sa taong 2024. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, mula 25.3 billion pesos sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act ay magiging 49.81 billion pesos ang iminungkahing pondo para sa social pension. Paliwanag ni Pangandaman, ito'y para mapunan ang karagdagang 1,000 pisong buwanang allowance para sa mahigit 4 milyong mahihirap na senior citizens na hindi kasama sa sistema ng gobyerno. Sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, makakatanggap ang mahihirap na senior citizen ng 500 piso kada buwan mula sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Dumoble ito sa 1,000 piso ng isa batas ang RA 11916 o ang Social Pension for Indigent Seniors Act noong Hulyo 2022. Aabutin sa 4.1 million na indigent senior citizen ang makakatanggap ng 12,000 piso para sa taong ito sa ilalim ng panukalang national budget. Bahagi naman ito ng pondo para sa social services na aabot sa 2.183 trillion pesos. Balita mula sa ibang bansa, pinapayagan na muli ng bansang China ang kanilang mga mamamayan na magsagawa ng mga group tour sa malalaking bansang tulad ng Estados Unidos. Inanunsyo ito ng Culture and Tourism Ministry ng China bilang tulong sa pagpapalakas ng industriyang panturismo.
Kabilang din sa mga bansang binuksan ng China para sa turismo ang Japan, South Korea, Australia, Germany at Britain. Nauna nang inaaprubahan ng gobyerno ng China ang pagbisita sa 60 bansa, kabilang na ang Thailand, Russia, Cuba, Argentina, Nepal, France, Portugal at Brazil. Ikinatuwa naman ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida at mga Tourism Minister ng South Korea at Australia ang hakbang ng China sa paniniwalang mapapalakas nito ang kanilang mga ekonomiya. Bago ang pandemya, kinilala bilang pinakamalaking gumastos habang namamasyal sa ibang bansa ang mga taga-mainland China. Sa datos, umabot ang gastos nila sa $255 billion noong 2019 at 60% nito ay mula sa mga group tour. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines, nag-aatin ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.